Hi everyone! So we're back home and I'm so excited to share to you guys yung mga experience namin during this ano, tong travel namin. So, ayan, hindi na ako nag-makeup kasi ano, di ba? Sayang yung time. Anyway, so, pati kilay, walang ano. Anyway, okay lang, di ba? Ganda pa rin naman ako. Ayan, so, just a little story. Galing po kami ng US, from US to Manila, it's like around 22 hours total of travel. 3 legs po siya from Houston to Hawaii, and then Hawaii to Guam, and then Guam to Manila. O diba? Tatlong ano yon. And the layover was really short. Yeah, kukwento ko na lang sa next vlog ko yung detailed na ano. But yon, so 4 years today. 4 hours, ay, 4, ano ba? 4 days po kami sa, ano, 4 days po kami sa Manila. Supposedly, four nights pala. 2 nights lang dapat, pero we needed to extend our stay because, ano yung flight is not available na papunta ng Kawayan. And no available flight for Tuguegarao. Ewan ko bakit wala. Yun, so, for 4 nights, nagisay kami doon. Our swab test came in after 18 hours. Yun. So, ito pong kwento ko ngayon ay paano nga ba kami sinalubong ng family ko, kasi 'di ba pagka-uwi ka ng sarili mong bansa or uwi ka sa family mo, sobrang excited ka and you wanted to hug them. Especially sa akin, first time ko malayo ng ganong kahaba. More than a year na wala ako dito sa ano, Pilipinas. So I was really so excited to hug, especially yung parents ko, yung mga kapatid ko, yung mga hipag ko, yung mga pamangkin ko. Gusto ko silang i-hug. And pagdating ng bahay, hindi namin magawa. And they're right, even them, sobrang they wanted to hug us. Alam mo yun, yung mauwi ka na nga lang, di ba? Pero ano, for the sake of safety, we need to do home quarantine and social distancing or whatever that is, okay? So here, ito na po yung video namin. Detalyado ko na lang po yung ano, paano kami nakapag-travel with just me and my 3 kids. Kasi dami nagtatanong sa akin, paano ko nga daw ba nagawa? You know what? Why? Lagi yung sinasabi na lang, ang galing ni Lord. Kasi nagawa ko. So to lang mahirap, but then grabbing favor. Yan, kukwento ko next time sa next vlog ko. And I hope na ma-share ko siya in a few days from now. Kasi I'm excited to share it to you guys. Paano nga ba nakapag-travel ang isang nanay with 3 kids in the midst of pandemic? Ay, grabe. Nakaka-challenge. Ay, excited ako mag-share sa inyo. But anyway, ito muna. Panoorin nyo muna itong video ko. Yan, malaki pa ng eye bag ko. Wala pa ako masyadong tulog. Kasi yung body clock ko is not, ano, hindi pa adjusted, unlike yung mga anak ko. Naku, ang sarap ng tulog na nila ng gabi. Ako hindi. Anyway, yan. Ito na po yung video. No, especially nanang, okay? Hindi niya maintindihan, Nay. Bakit daw hindi i-hug, sabi niya kanina. Kanina pa yun, and why don't hug them? Why don't hug them? Nanang. Gusto mo sa nanang. Oh.
biscuit ko na, daka. Oh, ayun niya. Ayun niya. Inside, no inside. Pag ganito kasi may dawat matulog sila. Kasi no, gabi inside, nila. Inside, anak. Allah. Ni, sinachas ka nang? Alam, pumunta sila dito. Ah, titignan lang nila kami dito. Mamaya, ha? Oo. Papasukin namin yung bahay niyo, Papa. Hello, Isaac. You miss it? Huh? Isaac, we have like four puppies in the house. Four? Yeah, we have four. Tatang. Oh. Ate, gusto na kita niyo! When? Kay galing pa kami ng ano ng airport niyan. Nagwapo mga tanga baby niya. Gwapo-gwapo naman niya. Ano nang ba? Ano nang hindi po sa ano? Ala! Ala! Ano ba yan? Ang welcoming naman natin. Ala!